everyone, good afternoon. I'm back. This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, no drama. Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe at ilang araw na nga lang guys, masasaksihan na natin ang bakbakan at bardagulan ng mga kandidata dito sa Miss Universe 10 days, 50 days na lang yata or 40 days ganun. Diba? So, sobrang excited ako. But 10 days lang ang Miss Universe, guys. Ayun yung nakakalungkot. Sa sobrang tagal nilang naghintay para sa 10 araw na competition, so medyo parang kung iisipin mo, nakakabitin, diba? But, syempre, wala naman tayong magagawa dyan dahil decision yan ng organization ng Miss Universe. So, yun. At ito na nga, guys, ang exciting moment dito kasi nakikita na natin yung mga kandidata na kanya-kanya talagang paghahanda na ang ginagawa nyo dyan na yung nagpapasarela training sila. Talagang pinupukpok na nila yung sarili nila sa pasarela training. At saka syempre yung mga styling, pinag-aaralan na. Andyan dyan na rin talaga yung masasabi mo na yung iba nagpapakita na sila ng kanilang transformation. O, di ba? Kasi nandiyan syempre yung pambato natin na si Celeste Cortese. Kung iisipin mo from the beginning up to now, sobrang laki ng transformation ni Celeste Cortese, di ba? Nakita natin yung pagbabago niya at saka yung determination niya sa kanyang paghahanda para sa competition ng Miss Universe. Kaya, ayun yung pinaka na-excite ako kung hanggang saan ba yung mararating ni Celeste Cortese dito sa competition ng Miss Universe. Aabot kaya siya sa top 5? Siya kaya ang mananalong Miss Universe? Hanggang saan kaya siya dito sa competition na to? Paano kung hindi siya napasama sa semifinals? Ayun yung mga tumatakbo sa utak ko. But naniniwala naman ako kay Celeste Cortese na isa to sa mga pinakamalakas na kandidata talaga ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe. We are Filipino, kaya magtiwala tayo kay Celeste Cortese, di ba? Sabi ng ganon, isa tayo sa mga pinakamagaling pagdating sa competition o ng beauty pageant, di ba? So yun, so laban lang yan Pilipinas, kayang-kaya natin to. Pero eto nga, nung mga nakaraang araw, ang owner ng Miss Universe ay nagpahayag na na gusto niya siya ang magputong ng corona doon sa magiging bagong Miss Universe. Na nag-react naman ang madlang people kasi sabi nga ganun, bakit siya ang magpuputong ng corona? Eh napalitan lang naman yung honor ng Miss Universe, hindi naman napalitan yung Miss Universe. Yung iba nagtaas ng kilay kasi sabi nga ganun, ano ba, gusto mo ikaw yung maging Miss Universe, di ba? So gusto niya siguro na ma-experience yung ganung momento. Pero kasi ang dating sa atin noon, parang inagawan mo naman ng momento itong si Harnash. Kahit hindi natin paborito si Harnash, kumbaga parang respeto naman sa Miss Universe, di ba? Hindi naman niya hindi naman yun yung parang overnight lang naman niya yun nakuha yung corona. Pinaghirapan niya yun, pinaghandaan niya rin yun, nagpapayat din siya. Kumbaga parang effort ang ginawa niya para makuha niya yung titulong Miss Universe. And hayaan natin ma-fulfill niya yung kanyang reigning as a Miss Universe Queen, di ba? So dapat siya yung magbigay doon sa successors niya ng corona ng Miss Universe. Kaya naman itong mga nakaraang araw, sinabi na nga ng owner ng Miss Universe na si Harnash na daw ang magbibigay ng corona kasi mahal daw niya si Harnash at ayaw niya daw agawan ng eksena. O, di ba? So, nakakaloka lang. Pero yon, so, ayun yung proper at ayun naman yung tama at ayun yung dapat gawin. Kasi, syempre, honor ka. So, hanggat maaari nga lang, doon ka lang sa upuan at nanonood ka lang, di ba? At inaabangan mo yung bagong Miss Universe. Pero, hindi na dapat dyan yung umi-eksena pa. Pero, sabi niya, okay na daw sa kanya na siya na lang daw ang magbigay ng flower. O, di ba? So, taon-taon yun. Charot! So, yun. So, ako para sa akin, it's okay kung gusto mo mag-abot ng flower. Pero, andiyan nga ang Miss Teen USA. Pwede naman si Miss Teen USA magbigay
magbibigay ng flower. And then si Miss USA naman, eh syempre hindi na nga naman makakapagbigay ng sash or something kasi syempre nasa competition din siya. So si Miss Universe dapat ang magbigay ng corona at sash doon sa magiging bagong Miss Universe. At bilang honor, dapat ikaw nakasuporta ka na lang doon sa mananalo at hintayin mong lumapit sa'yo. Diba? So yon. Kasi parang ikaw naman yung may-ari, hindi ka naman na dapat umiksena dyan. Hayaan na natin yung sa mga contestant, di ba? Yun yung proper dyan. And then, eto nga, sabing ganon, sa competition daw, siyang pinagtanong siya sa atin kung ano nga ba ang magandang format ng Miss Universe. Top 7, top 20, top 15, top 5, top 3, then top 1, or top 15, top 7, top 3, and top 1. So, syempre, hindi natin alam kung ano yung decision nila. Pero ako, para sa akin, kung ikaw yung owner ng Miss Universe, you have to decide by yourself kung ano ba talaga yung gusto mong format ng Miss Universe. Don't ask na to people. Kasi parang ang lumalabas lang na ang dating tuloy ay papansin. Di ba? Yung parang, ano, parang ba't kailangan mo pang itanong kung ikaw ay may vision ka kung ano yung the best para sa Miss Universe. Yun lang yung nakikita ko dyan. So, ibabalik daw yung cape doon sa swimsuit competition. So, ako para sa akin naman, doon naman sa cape na yon, it's okay kung mayroon kayong uniform para sa swimsuit. Nangyari naman yan noong 2018. Maganda din naman tignan. But ako siguro, depende, kahit walang cape or may cape, it's okay. Pero kasi ayoko lang noong 2020 kasi yung parang may suit-suit sila na ano, nakalimutan ko yung tawag doon eh. But hindi rin naman nakikita talaga yung korte ng katawan ng isang kandidata. Yung cape okay lang yon, pero mas gusto ko wala talaga. As in bikini dapat, di ba? Swimsuit or two-piece, it's okay. So yon. But so gusto niyang lagyan ng cape, pampaarte, di okay din lang yon. And then, sabi niya nga, may isa pa siyang question. Sabi niya, same final question or different question? Tulad niya na sinabi ko, yung mga ganyan, dapat talaga sila na yung nag-decide. Hindi na pinapaalam. Sabihin na lang nila yung format doon sa mga tao. But nandoon pa rin siguro, gusto niya marinig yung opinion. But kung ako tatanungin mo, siguro the best is same question. Kasi kung different question, parang nagkakaroon ng bias. Parang yung paano kung napatapat sa kanya ay madaling question. Di ba? So, ako, mas feel ko yung same question, pero kung paano nila sasagutin, ayun yung maganda doon. Kasi doon lalabas yung talino, doon lalabas yung galing, at doon lalabas yung sino ba nagpapakatotoo. So, yun. Ako, same question para sa final question. So, same for the final question. Di ba? So, yun. Hindi yung iba-iba. Mas mahirap yun. Siguro yung initial interview, ayun, okay yun na iba-iba. Pero yung sa final question na dapat, same question lang talaga. Para sa akin ha, ewan ko sa inyo. So, open naman dyan. Pwede kayong mag-comment at ma-share ninyo kung ano yung gusto ninyo. At next is, parang ganon, sinabi din niya na ang Miss Universe nga daw, dito nga daw mag-stay sa Thailand. Alam naman na natin yon. At ayun yung gusto niyang mangyari para mag-promote ng tourism. So, abangan pa natin kung ano pa yung mga pagbabagong magaganap dito sa Miss Universe. At ako, excited ako para malaman kung ano ba ang pagpapatakbong gagawin nga ni Miss Anne dito sa competition ng Miss Universe o ano nga ba magiging kapalaran ng isang mananalong Miss Universe. Ito ba ay magbabago ba talaga ang buhay niya? Mas bobongga ba talaga? Syempre, Miss Universe is a Miss Universe. Yung title ng Miss Universe, hindi madaling kuhanin yan. Pero titigdan din natin kung ano nga ba ang paano ang pagpili niya para sa isang reyna ng Miss Universe. Diba? So yun, Celeste Cortez, siya pinagsalita nga siya na naniniwala siya sa organization na hindi magiging bias ang organization sa paano sila pipili ng isang winner nila sa Miss Universe. So yon, talagang confident doon si Celeste Cortez na magiging fair ang organization ng Miss Universe. Of course, dapat lang. Huwag naman sanang mabaliwala kung paano sila pagpumili, kung paano sila pag-ingatan yung pangalan na world na Miss Universe. O, diba? So yon. Sobrang excited ako dito sa darating na Miss Universe kasi alam ko yung pambato natin ay talaga namang kaabang-abang at magaling na kandidata. Ando doon yung nakikita natin na may mga konting kulang pa kay Celeste Cortez, parang hindi pa ganito kapalo, but nando doon siya sa determinasyon niya at bigyan natin siya ng chance na maipakita to sa darating na Miss Universe at maniwala tayo sa kanya dahil si Celeste Cortez lang din naman ang magpapatunay nun sa atin
kung ano yung performance na gagawin niya dito sa competition ng Miss Universe at kung paano niya papantayan yung mga kandidatang malalakas talaga dito sa competition ng Miss Universe. At doon naman sa pagbabago ng Miss Universe, so hindi pa naman nagsisimula, magsisimula pa lang yung exciting moment. So hayaan na muna natin sila na baguhin at kung ano yung gusto nilang baguhin dyan. Kasi dapat natin irespeto yun kasi yun yung gusto nila. But malalaman natin kung si Miss Anne nga ba ay magiging isang the best honor nga ba ng Miss Universe or hindi. Malalaman natin yan in the future. But nandoon tayo na so-support at so-support tayo sa Miss Universe at naniniwala tayo sa organization na alam mo yung magiging fair siya sa lahat, di ba? So yun, yun ang mga aabangan natin sa darating na Miss Universe, di ba? Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. But guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa mga chika natin. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suportang ibinibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yun guys, maraming salamat guys. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, wala namang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Mm-hmm.